Ang video na ito ay tungkol kay Emilio F. Aguinaldo at si Mariano C. Trias. Una muna ay si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo o Emilio Fami Aguinaldo Sr. ay isang rebolusyonaryong Filipino, politiko, at isang leader ng militar na kinikilala bilang opisyal na unang pangulo ng Pilipinas simula 1899 hanggang 1901 at unang presidente ng isang konstitusyonal na republika sa Asya. Pinamunuan niya ang pwersa ng Pilipinas sa unang laban sa Espanya noong mga huling taon ng Rebolusyong Pilipino simula 1896 hanggang 1898 at pagkatapos ay sa digmaang Espanyol-Amerikano at sa wakas ay laban sa Estados Unidos sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano simula 1899 hanggang 1901. Siya ay nahuli sa Palanan Isabela ng pwersang Amerikano noong Marso 23, 1901 dahilan upang magtapos ang kanyang pagkapangulo. Noong 1935, tumakbo si Aguinaldo sa pagkapangulo ng Philippine Commonwealth, subalit siya ay natalo ni Manuel Quezon. Matapos sumalakay ang mga Hapones sa Pilipinas noong 1941, nakipagtulungan siya sa mga bagong pinuno at umapila pa sa radyo para sa pagsuko ng mga pwersa ng Amerikano at Pilipino sa Bataan. Siya ay naaresto bilang isang tagatulong ng mga Hapones matapos ang mga Amerikano ay bumalik, ngunit sa kalaunan ay napalaya sa isang pangkalahatang amnestia. Si Emilio Aguinaldo ay ipinanganak noong Marso 22, 1869. Sa Cavite El Viejo, kilala ngayon sa tawag na Kawit Cavite. Ang mga magulang niya na sina Carlos Jamir Aguinaldo at Trinidad Fami Aguinaldo ay mag-asawang mestizo, Tagalog, Chino at may kaya sa buhay. Noong Enero 1, 1896, pinakasalan niya si Hilaria del Rosario. Ito ay ang kanyang ikatlong asawa. Siya ay may limang anak, sina Carmen Aguinaldo Melencio, Emilio June R. Aguinaldo Jr., Maria Aguinaldo Poblete, Cristina Aguinaldo Lingo, at Miguel Aguinaldo. Si Hilaria ay namatay sa sakit na ketong noong Marso 6, 1921 sa edad na 44. Siyam na taon ang nakalipas noong Hulyo 14, 1930, pinakasalan ni Aguinaldo si Maria Agoncillo sa Baraswain Church. Namatay si Maria Agoncillo noong Mayo 29, 1963, isang taon bago si Aguinaldo mismo ay namaya pa rin noong Pebrero 6, 1964. Ngayon naman, ang tatalakayin natin ay si Mariano C. Trias. Si Mariano Trias Iclosas, simula October 12, 1868 hanggang Pebrero 22, 1914. Ay itinuturing bilang de facto pangalawang pangulo ng Pilipinas para sa rebolusyonaryong pamahalaan na inilunsad sa Kombensyong Teheros, isang kapulungan ng mga pinunong rebolusyonaryo sa Pilipinas na naghalal ng mga opisyal ng kilusang manghihimagsik laban sa gobyernong kolonyal ng Espanya. Nang magkawatak-watak ang asamblea, isang pagkakasundong tinatawag na kasunduan ng biyak na batong. Ang nilagdaan ng grupo at kumilala rin sa mga nahalal ng mga opisyal.
si Trias ang pangalawang pangulo ni Emilio Aguinaldo, ang tinuturing na unang pangulo ng Pilipinas. Sa pagpapahayag ng Konstitusyong Malolos sa pamamagitan ng Konbensyong Malolos, isinilang ang unang republika ng Pilipinas. Sa ilanim ng administrasyong Aguinaldong ito, naglingkod si Trias sa gabinete ng Ministro ng Digmaan at Pananalapi. Ikinasal si Trias kay Maria Concepcion Ferrer at nagkaroon sila ng walong mga anak. Si Mariano Trias ay pininganak noong Oktobre 12, 1868 sa San Francisco de Manabon, Cavite at namatay noong Pebrero 22, 1948 sa edad na 45 sa Manila.